Halos 61 billion pesos pa ang hindi nagagastos mula sa 165 billion pesos na inila ang pondo sa ilalim ng Bayanihan 2. Kaya naman nananawagan si Senate Committee on Finance Chair Senator Sonny Anggara na bilisan ang paggastos sa nakalaang pondo sa Bayanihan 2 na aniyay minadaling ipasa noon ng Kongreso para agarang mabigyang tulong ang mga Pilipinong naghihirap sa gitna ng pandemya. Una nang sinabi ng Department of Budget and Management sa pagdinig sa Senado na aabot pa sa 173 billion pesos ang hindi nagagastos na pondo na nakalaan sa COVID-19 response mula sa Bayanihan 1 and 2 at regular funds. Ayon sa senador, nasa implementasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang delay sa paggamit ng pondo. Sakaling hindi talaga magamit ang natitirang pondo sa Bayanihan 2, ayon kay Senator Anggara, ibabalik ito sa National Treasury. Una nang nanawagan si Albay Representative Joey Salceda sa liderato ng Kamara na magpatawag ng special session para mapalawig ang validity ng batas. Pasado na sa second reading sa Kamara ang House Bill 9538 na layong ma-extend ang Bayanihan 2 hanggang December 31. Kasama naman sa mapapasong alokasyon ang 18.4 billion pesos na benepisyong nakalaan para sa mga healthcare worker. Kasama rito ang Special Risk Allowance, Active Hazard Duty Pay, COVID Compensation at ang pagkuha ng 20,000 karagdagang mga nurse. Ayon sa Filipino Nurses United o FNU, napagkasunduan kamakailan na pera na ang kanilang matatanggap para sa meal, accommodation at transportation allowance. Mabininaban niya ng mga health workers, pumayag na sige i-convert into cash. Nung sinabing convert na into cash, nalaman na yung pera ay nagamit naman. Ayon sa Department of Health, hindi nagamit ng mga ospital ang pera dahil sa procurement at utilization rules. Kaya minarapat po ng DOH na kunin na lang uli, ibabalik natin sa Quick Response Fund. Dahil hindi po pwedeng nakatenga ang pera sa kanila, matatapos na rin po ang taon. Nangako rin ang Health Department na ibibigay nito ang mga benepisyong nauukol para sa mga health worker sa ilalim ng Bayanihan 2 Law. Ninyo Armilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.